May kinasangkot ang issue agad itong si Victor Wembanyama, mga idol. Pero bago natin ipaliwanag, pag-usapan yan, ito muna nga ang balita patungkol kay Lillard at sa team ng Warriors. Sabi dito, Damian Lillard was reportedly interested in joining the Warriors before they traded for Chris Paul. And for sure, nagsisisi nga yan si Damian Lillard na hindi nga siya agad humingi ng trade, mga idol, at inintay pa matapos ng NBA draft. Inintay pa nga ang Blazers kung talagang kikilo sila. At kung humingi nga ng trade ng mas maaga itong si Dame, mga idol, ay baka ngayon ay nasa team na nga siya ng Golden State Warriors. For sure yan ay hindi nga matatanggihan ng Blazers ang trade package ng Warriors na sila Jordan Poole, mga idol, or maybe Kuminga pa and then mga picks. Dahil ngayon kasi ay ayaw nga ng Blazers, hindi nila gusto ang trade offer, trade package ng Miami, mga idol, na sila Tyler Hero, Duncan Robinson and draft compensation. Hindi daw sapat yon para kay Lillard, kaya nga ngayon ay wala pa rin trade na nagaganap. So mga idol, malaking pagkakamali ang nagawa ni Damian Lillard. Kung humingi sana siya ng mas maaga ng trade request, eh baka nakita natin na malipat nga siya sa team ng Golden State Warriors. Pero hindi na rin naman na masama na mapunta siya sa team ng Miami Heat. For sure magiging title contender sila agad. Dahil alam naman natin na umabot pa sa NBA Finals itong team ng Miami Heat without Tyler Hero. Pero sa ngayon I think abangan na lang natin in the next few days, maybe in the next few weeks, kung saang team na maglalaro itong si Lillard by next season. Ngayon ay atin ang pag-usapan ang kinasangkutan na issue ni Victor Wembanyama. At ito'y isa summaries na lang natin, mga idol, paiikliin na lang natin. Well, ito kasing si Victor Wembanyama ay nasa Las Vegas para nga sa kanyang first ever NBA game, mga idol, sa Summer League. And then may artista na nakakita sa kanya na walang iba kung hindi si Britney Spears. Anong nakita ni Britney Spears ito, mga idol, ay in-approach itong si Victor Wembanyama para nga magpa-picture. Kaso alam naman natin na si Wemby ay may mga security na kasama. At inakala nga ng mga security ni Victor Wembanyama na fan lang itong si Britney Spears, kaya naman hinawi niya ito, mga idol, ng isang security ni Victor. And then ang paghawi ay tinamaan sa muka, natanggal nga daw ang salamin at parang medyo nahilo itong si Britney Spears nung tinamaan nga siya ng security nito ni Victor Wembanyama na gusto lang protektahan itong si Wemby. Pero mukhang hindi natuwa itong si Britney Spears, mga idol, itong artistang ito nang hawiin siya ng security ng Spurs at nasaktan nga siya, mga idol. Kaya naman sabi na nag-file nga daw ng report at mukhang pinapulis pa nga yung security nito ni Victor Wembanyama. Kaya natanong nga itong si Wemby sa kanyang interview ngayon at nagbigay nga siya ng kanyang komento kung saan, mga idol, hindi niya nga daw alam na nangyari ito. At sa katotohanan nga daw ay binalita lang din sa kanya ito at talagang hindi niya alam na may ganitong pangyayari. So yan mga idol ang mga issue na kakaharapin ni Victor Wembanyama sa NBA. Hindi na lamang basketball ang kanyang iisipin na tupagin dahil may mga ganitong klaseng issue na dapat din siyang harapin at dapat niyang harapin ng matalino dahil maaaring ang makapekto sa kanyang karir ito. Pero I think malinis naman ang konsensya na ito ni Wemby, mga idol, at wala nga siyang kasalanan, nadadawit nga lang siya dahil security niya yung nakasakit. So let's see nga in the next few days kung ano mangyayari, kung lalaki ba itong isyong ito or mareresolba na nga.